Meron tayong MAD 60HE. Yeah, 1,300 lang. But yeah, napakamura ng price. Ito na yung pinakamurang Hall Effect or magnetic switch na keyboard. Mabibili mo ngayon. So, ito yung base version nila. Walang RGB, I believe. Pinakamababang klase na amber switch. Yeah, napakasimpleng packaging. Yun. So, pwede mo siyang buksan sa gilid. Ito. Oh, maganda yung box ah. Oh, ang ganda. Super simple, parang pang gaming talaga. Yung. Yan no? Super simple. Tsaka ito na yung keyboard natin. Keyboard, check muna natin yung ano. What's in the box? Yun. Ganda oh. Actually, sa 1,300 mo, hindi mo expect na ganito yung unboxing experience mo. Keycap puller tsaka switch puller. Yan, meron tayong yung strap. Yung kagaya ng wuting strap, di ba? Ito naman, meron siyang USB cable na very basic. Yun lang actually kasama ng packaging. Maganda na, meron ka ng ano, may strap ka na may keyboard tsaka yung USB. Maganda rin yung unboxing experience for the price. Tsaka napaka-gamer ng look. Black and red. Yan may nakalagay. Magnetic switch keyboard. Ayun na. Let's check the keyboard. Yun. Ito yung 60HE natin. Napaka-plastic. Yung parang cheap ABS plastic yung build niya. Ito naman yung pinakamurang version kasi. Tsaka okay naman sa likod. Rubber stand lang dito. Hindi siya kickstand. Tapos, may design siya dito sa gilid. You know, may nakalagay pang Mad Lions. Cheap plastic yung look niya. Pero okay lang naman. Budget lang naman to, tsaka magnetic. Meron ka ng magnetic for gaming. Importante dito, maganda yung performance. Kung maganda yung performance nito. At saka nga pala, wala siyang arrow keys, right? Kasi 60% to. Walang arrow keys. Pag gusto mo na mayroong arrow keys, kunin mo yung 68%. Tsaka dito may lalagay yung strap. Kahit na sabihin natin Chinese, yung mga Chinese brands ngayon, napakaganda na ng gawa nila. Kahit na copycat lang sila, at least nagdadala sila ng murang mga peripheral sa atin, mga components. Tsaka matibay din. Kasing tibay lang din ng mga ano, mga branded. Sana maganda to, hindi ako magsisi nito. Itong sa Aula F75, nabili ko to ng sale sa Lazada, 1,600 lang. So, and napakaganda ng keyboard na to, wala talagang masabi. Ito na yung Budget King. Ang daming nagbibenta ng mura nito. Open natin yung keycaps tsaka switch. Mahirap kunin yung ano, sa spacebar. Kunin natin yung sa ano, dito sa alt. Kaya mas mahirap yung sa ano, sa spacebar eh. So, okay pa rin. Meron silang custom na switch. Right? Amber switch. Parang regular lang din na switch, hindi magnetic, di ba? Kung papansin mo, meron din siyang spring sa loob. Meron siyang, may butas dito yung switch niya, di ba? May butas dito. Dito sa, wala sa likod, dito sa meron. Ayokong tanggalin. Mamaya na, re-research muna ako. Ayoko man ang tanggalin ito. Tsaka na lang, ito try ko na lang muna sa games. Ito yung website niya, hub.fgg.com.cn. So, software para sa Mad Lions natin. Ano siya, browser-based na software. Ito, hindi siya try mode. Ward lang tong keyboard na to. So, check natin. Allow browser access. Ayan, so may nakalagay Mad 60. So, na-detect niya. Kahit na hindi ko gamit yung out-of-the-box niya na USB, gumagana naman yung USB ng mouse ko. Bilang mo to ng custom cable, pwede. Ayun. Ayun, so mabilis. Na-detect niya rin yung keyboard ko Mad 60 tsaka yung switches na nakalagay. Maganda yung look ng software nila kung makikita mo. Ayan, so ito, performance nakalagay. Set a single key, trigger key path. Ito yata yung current na actuation point niya. O, pwede mo siyang i-change na per key, oh. Kung makikita mo, 1.50 siya per key. So, I believe so, pwede mo siyang i-change sa gusto mo. Kunwari, yung ASWD na mga keys, palitan mo ng ano, iba. So, okay, English tsaka Chinese yung ano niya, language. Maganda. So, pwede mo ring i-save yung device profile mo, I believe. Ayun, no?
pwede mo siyang i-save. I-click natin to. So, press trigger high, 0.50 mm. Lift, reset, 0.5. So, ito yata yung sinasabi nilang rapid trigger. Quick trigger for each keys. Totoong magnetic nga siya. Legit na may maganda silang software dito. Ititest pa natin kung maganda ba talaga sa gaming. I-game ko muna to ng like 1 week, mga ilang araw. Yun. So, wala siyang RGB. Check natin yung typing experience. Wow, ganda. Ganda ng sound profile nito ha. Mas malakas pa siguro yung howl ako eh. Naka Holy Pandas ako. Parang linear siya, silent linear. Maingay pa yung aula ko. Naninibago ako kasi yung kamay ko, yun nga, minipilit kong sa gitna siya. Kung sa 75% kagaya nitong aula, yung kapit ng kamay mo, andyan, malaki pa yung space na pagkakapitan ng kamay kagaya nung sa gilid niya sa pinky mo. Dito, nasa gilid ka na ng keyboard, yung pinkies mo, kapit na dito sa gilid. So, parang weird. Kung i-compare ka sa ano, mechanical keyboard, para siyang silent na linear. Wala siya masyadong tunog, mababa lang din yung actuation force niya. And bottom out niya is mababa lang din. Ito yung gusto ko na ano, experience. Malalim yung sa yung mga 55 grams na bottom out ng ibang switch. Maganda. Solid.